bomb is ready. Hi guys! Sabay-sabay naman tayo. One, two, three, go! What? Everything! Hi guys! One, two, three, go! Hi guys! Welcome to her my vlog! So, anong natin? Anong content mo ngayon? Haul! 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 Mag-haul kami. Hindi, maglalaro kami ng ano bang tawag doon? Kabubuhan challenge. Parang ganun, parang basta ganun. Di ba naintindihan, no? Kasi sino magkamali? Ayun, shot. Tapos, yung laro namin, para sa ito sponsored, pero baka naman, MP. Baka naman. Example, game. M. A. S. O, ba't ikaw na? O, pagka ganon, mali yun. Ulit. P. A. R. T. Ano? T. Pwede ba Tagalog? Di ba? Lobo. Why? 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 Lobo na yun. Paano na siya? Siya na siya. Oh, exercise pa lang. Exercise. Ayan, gano'n na. Basta gano'n. Yun yung pag-usapan. Never have I ever COVID edition. Kung ano yung mga... Hindi mo nagawa ngayong COVID? Ano mo nagawa mo original nagawa? Ayun na lang mo rin. Para chika lang. Ano daw, ipa-vlog daw namin. Mga realization namin. Simula nung nagkaroon ng COVID. Yun. Para bago ka man lang, alam mo yun. Oo, para kung may mag-positive man sa atin, get well soon na lang. At least, natabi mo yung mga gusto mong sabihin sa buhay. Ito yung mga mensahe namin para sa mga aming minamahal. Wala pumasok sa isip ko. Kasi parang hindi ko pa nararamdaman na, oh sige, lockdown, ganyan. Parang hindi ko pa nakikita na sobrang seryoso na pala. Wala kang hala. Wala akong hala pa nun, nung mga unang silakbo na ano. Parang namang braso ni Park Sam Jun. Oh, oh yes. Uy, babe, maraming maano sa'yo. Oo. Hindi ako nag-worry kasi that time, syempre mag-isa lang naman ako, yung kasama ko pinsan ko. Parang okay lang na mag-lockdown kasi ano, parang makaka-survive ako kasi kahit ako lang mag-isa. Kasi may pera, yun lang, may pera ka, like, paano, sana all! Kasi ako dali talaga na magtabi, gano'n. Ako halatan ako umuwi. Kasi mag-lockdown eh. Oo, nasa Manila ka pa na. Eh, siyempre, walang makasakan. Siyempre, alam mo naman, mag-suspend. Late na, alas 12 eh. Ang gabi. Ano naman, ano ang sakyan mo alas 12 eh, naka-lockdown na, wala nang bus, wala nang jeep. So, pag uwi mo, anong hala mong sumunod? Hala, na akong pera. Ako, pinakauna kong hala. Pinakauna kong hala, wala kaming kuryente. Hala? Wala kaming kuryente na nun bago eh. Bago pa mag-COVID, mag-lockdown. Wala na kaming kuryente. Yung parang sinalansan lang namin lahat ng gamit sa office. Tapos uwian na daw. Ganun. Ito ko eh. Yes? Ate Mads. Bunutan mo pala. Pala ako. Para makakuha. Relating to may hala na wala kaming kuryente. Wala akong choice. Kailangan mag-load internet. Ganun. Kasi syempre wala rin internet. Eh, hindi naman pwedeng gamitin din yung plan. So, since meron ko naman din extra money that,
that time. Na pwede ka, yung meron ka pang, ano tawag doon? May malasakit ka pa na mag-leave ka na lang muna para makapagtrabaho pa rin. Yung adjustment din na kailangan mong magkaroon ng initiative kung paano ka magiging productive kahit nasa bahay ka. O Jay, anong ginawang adjustment? Ayoko nga. In fairness, sa tulog, binawi. Medyo nakabawi. Mm-mm. Kasi dati, tulog ko lang 5 hours ngayon, 5 days pa. Pero nagigising ka naman. Nagigising ka naman, no? Nagigising ka naman. Nagigising ako. Tanghalian na yun. Hindi, pero tipid sa pagkain. Pero doble rin naman yung nakapagod. Ako yung adjustment ko. Wala. Hindi ka sila mag-adjust. Wala pa rin pakinabang. Yung expenses, diba? Kasi importante yun kasi hindi mo alam hanggang kailan yung magiging lockdown, ganyan, then kailan, wini-worry ko pa nun if magtanggal ng, ano, ng trabaho, then bago pala ako makakick out ako ng assist. So, ang mga naging adjustment, kasi sanay ako na umaalis, lagi akong wala sa bahay, hindi dahil gusto ko lang umalis, umadami akong pera para umalis, pero kasi, ikaw kahit, yung hindi ka napipirmi sa bahay. Oo. Katulad ko pag stress ka sa work, ganyan, stress ka sa kahit saan. Hindi mahilig akong punta ako Intramuros, Jones Bridge, ganyan, Harbor Square, kahit saan, MOA. Pero nung nag-lockdown, parang lahat nagsabay-sabay, ganyan. Lahat sabay-sabay sa utak ko, pero wala akong mapaglabasan. So, parang ano, feeling ko nun nakalak lang ako so, sa... So, parang sinasabi mo, nag-adjust ka rin na parang emotionally, kasi nasanay ako kapag kapag stress ako, ang pag-vent out ko, pupunta ako Harbor Square, titignan ako sa dagat, ganyan. Sabi ko, wala naman ako matitigang dagat, puro ilog, ganyan. Hindi makita sa amin. Ayun yung sobrang pinanginayahan ko. Kasi ang dami nagpaparealize sa akin ng tao dati na, oh, mag-ipon ka, mag-ito ka, mag-invest ka, ganyan. Pero ako, si Gasto, Shopee, dinadamay ko pa si Ate Mad, si EJ, ganyan. Parang ano ako dati? Ang dami kong naipon. Na Shopee. Dito po si Aisa lang po yung mayaman. Tsaka. Dito si Aisa kasi EJ, meron pong ano, may hasyendera po. Ng ano, siya ang may-ari ng Burias. Oo, Aisa, kung gusto mo kami isama sa Burias, sa kasi mo tumasahin namin. Hindi pa tayo din sa realization, pero talaga, no, na pinapamukha sa'yo ng pandemic na to na kailangan mo ang pera. Nga nga kapag wala kang pera. Siguro yun na rin yung sagot ko sa realization. Promise, yun na rin talaga. Ano ang pinangihinayangan mo nung na-realize mo na nakakapanghinayang nung nagka-COVID na, nung nagka-pandemic? Si Aisa yun. Ito, alak na anak. Ang pinangihan. Nanghihinayang ako sa mga ano. Although hindi pa naman ako masyadong parang ganun katagal sa trabaho kasi 'di ba? Ano, nanghihinayang ako ng mga buwan na hindi ako nagtabi. Parang kasi importante ng pera na 'yun, pera. Pera talaga. Mamuhay ng pera. Hindi ka nang hinayang na pinili mo mag-stay dito sa Manila, tapos naabutan ka ng COVID. Ang inisip ko naman, ano siya, parang may silbi din na na-lockdown ako sa Manila. Kasi pag umuwi ako ng Burias, unang-una, walang signal. Hindi ako makapag-work from home. Eh talagang mawawalan talaga ako ng trabaho. Kung umuwi talaga ako. So yun, parang ang ano na lang is, pinanghihinayang ko sa buhay. Ang galing mo. Sa buhay na. Pandemic ka pinag-uusapan, naging buhay. Ikat na lang nga lang. Ang pangit na sagot. Pinanghinayang ako, yung sagot ko, katulad ng sagot ni Mika. At it's a time. Shopee pa mo. Siyempre, pero. Inom pa mo. Ayun nga, may ipon ka nga. Pero hindi mo alam kung hanggang kailan kasi
yung pandemic, tuloy-tuloy lang din yung gastos mo, tuloy-tuloy. Pero yung income mo, hindi mo alam kung hanggang kailan. Pero ayun, kahit pandemic, nakabili ako ng TV. Sana. Paano? Teach us how. PM me. Ako pinanghinayangan. Lagi ko kasi sinasabi na kapag gumagastos ako ng ganun, alam kong masasatisfy ako. Alam kong magiging masaya ako. At the same time, naisi-share ko sa inyo. Alam niyo naman yun. Share mo may iPhone. So, tsaka nakapag-ipon kasi ako. Sakto, di ba? Nakapag-ipon ako noon. Solo. Tapos, blessing din naman na sa bahay, halos parang ibibigay na lang din lahat sa'yo kasi. Nagkataon din naman. Pinangihinayangan ko lang ng COVID. Alam niyong lahat yun. Hindi ko nabigyan ng proper farewell yung nanay ko. Yun lang. Hanggang ngayon naman. Eh, kasi hindi mo naman expected. Oo naman. Oo. Yun lang din. Sa sobrang pangit ng time. Shower out kay Mama Rose. Mama Rose, if you're listening, don't you watching. Don't knock. Kasi baka magtakbuhan lahat. Yun yung pinanginayang. Kasi, lagi ko ang sinasabi, siguro naman hindi... Mukbang. Naniniwala pa rin ako doon sa hindi ibibigay ng Lord kung alam niya na hindi mo kakayanin. Yeah. Pangit ang kilikili. Wow. Sana, oh. Ay, mga fetish na kilikili dyan. Just PMEJ. Babe, ano ba, babe? So, yun nga, lahat, kahit sabihin mo, dati kasi sasabihin mo, hindi pera ang buhay sa tao. Hindi pera ang makakapagpasaya sa tao. Pero ngayon kasi, pera-pera na siya. Pera-pera na lang talaga labanan, pag wala kang pera. Pero, pwede mag-cut agad doon sa ano. Pero marirealize mo talaga, family, your relationship. Kasi yung anxiety mo na wala kang ibang magawa sa bahay, tapos wala ka naman din mapagdadala ng pera bukod sa kailangan mo ng pagkain, di ba? Oo. No? Pero kasi, tulad ko, kasama ko yung family ko. Family. My family. How old is how old? Spelling family, gusto mo? P. Siyempre, kasama mo yung family mo. Igisipin mo, tangina, saan ka kukuha ng pera? Although namin sinasahod ka pa naman, kaya lang, kasi andun ka sa bahay, yung mas malaking gastos. Yun nga, pera talaga. Sa ngayong pandemic, hindi ko sinasabing buong buhay ko, pero iikot. Sa buong buhay ko, sa pera iikot. Pero ngayong pandemic lang, kailangan mo talagang paikutin yung sarili mo gamit ang pera. Natutunan ko sa pandemic na to, gumastos ng pinag-iisipan. Ganun. Kasi ako pala nag-aayaw mo three meals, bibili ka ba? Namang i-treat mo yung sarili mo, once in a while lang talaga. Yeah, tulad nung nag-SM kami, gano'n, nakagasta. Nag-SM ko, hindi namin alam. Ako ba? Hindi ko magaya. Ganun lang, parang i-treat mo yung sarili mo kapag talagang super extra. Pinaka-realization ko ngayon, is huwag mong i-compute yung perang hindi mo pa hawak. Ay, sige, gastos ako ngayon kasi ay, may sawa naman ako sa ganito. Yung mga Ganyan. Corona mo. Ano talaga? Ay, para po sa inyong kalaban, beauty queen po talaga si Aiza. So, support po namin siya sumali sa video. Maria Aiza. Sandigan. Philippines. Ganon. Maging madiskarte tayo sa panahon ngayon dahil ito, yun yung pinaka importante. Yun, kasi yun yung survive yung pinaka-way para mag-survive ka sa panahon ngayon. Kasi hindi mo alam, hindi natin alam kung kailan matatapos, kung this year ba, or next year pa. Gusto ko kung ipag-pray na lang natin na matatapos na tayo. Amen. Para magbalik na tayo sa dati. So, yun lang. Realization. Maging thankful tayo sa lahat ng bagay. Yes. Thankful ako na magaling maghawak ng pera ang mama ko na sa loob ng 4 na buwan, hindi pa kami nagugutom.
Thankful ako na walang nagkakasakit sa family ko. Kasi kung merong magkasakit sa amin, yung pera na yun, dun lang mapupunta. Kaya sobrang, ayun yung realization ko na huwag ka nang maghangad ng iba sa panahon ngayon. Ang ihangad mo na lang yung mabuti para sa pamilya mo, hindi para lang sa'yo. True. Ayun lang yung realization ko. Para sa... So, realizations. Ito ka lang gago. Kaya nga. Makakatapos ko lang. Kanina, hayok na hayok. Ngayon, nagtuturoan na. Ako, realization. Mamaya. Ay, gago. I agree naman dun sa kailangan maging wise ka to spend your resources. Yung money mo. Kasi hindi nga natin alam kung hanggang kailan. At hindi natin alam kung hanggang kailan din tayo may trabaho. Kasi majority of industry and businesses talagang hindi kayang i-sustain yung business nila. Yun yung first. Second is... Marami. Marami talaga siya. Marami talaga. I will grab the opportunity of this vlog. Charot. I-upload after 6 months. Second is... Actually, dapat yun yung first talaga. Pero sabi ko lang, nag-agree ako. For ano talaga na yung grace at blessing sa'yo ng Lord, hindi lang sa'yo, kundi sa family mo at sa malalapit sa buhay mo. Even dun sa company na pinakinabibilangan mo, na maging appreciative tayo na at least tayo meron. Kasi kung titignan mo yung iba at mas nakakarami, wala talaga silang kahit anong pagkukunan. Pero, oo, kasi... may pero naman yun. Siyempre, lahat naman ng bagay is may limit din. Siyempre, priority pa rin nga, sabi nga ni Mick kanina, yung safety mo at ng family mo. Yun nga, yung nasa survival stage na kasi tayo. So, basta maging... Kapag kasi may grateful heart ka, alam mo yun, it follows kasi. Oo. With a grateful heart. Oo. Pag hindi ka kasi grateful talaga, alam mo yun, parang lahat sa buhay mo, may kulang. Palagi. Even family mo na healthy, hindi sapat para sa'yo. Another thing na bukod din sa maging grateful ka ng heart mo, is maximize kung kaya mong sabihin sa family, sa parents, sa loved ones mo na kung gaano sila ka-importante. Alam ko naman, hindi lahat expressive. Hindi lahat kayang magsalita. Kasi nasa family din, nasa surroundings na kinabibilangan mo din yan. Pero, kung alam mo sa sarili mo na ano mo yun, Mick, I love you. Aiza, I love you. Na-appreciate kita. EJ, salamat sa presence mo. Salamat sa, I love you, EJ. Yung salamat lang, minsan malaking impact na yun sa tao. May mga bobo. Ito po talagang, ano po namin to, parang throwback lang namin kung ano yung mga napag-uusapan namin. Wala naman po kami talagang intention. Kung susuportahan nyo, edi thank you. Kung hindi po, edi hindi. Ayun, salamat. Ingat po ang lahat. Bye, mga babies! God bless! Ingat palagi. So, wait lang. Sana pag in-upload ko ito, wala nang COVID. Amen! Sure naman yan kasi nagsipa ma-upload yan.